Yung heater na yan mga tre, hindi siya umaandar eh. Sa ginawa ko, tinignan ko kanina, etong ano niya, etong breaker niya. Naka-turn off siya. Tinignan ko yung breaker. Tapos naisip ko, baka may problema yung mga fuse na yan mga tre. So kumuha ako ng tester. Tapos sakto, hindi pa ako nakakarating dito, nakita ko yung electrician. Sumama siya sa akin dito. Ang unang tanong niya sa akin, may 600 volts ba? Sabi ko, hindi ko pa chinecheck eh. So, chinek niya. Chinek niya yung kada pole dun sa taas. Tapos sa 320 volts, something like 330 volts. Sabi niya, sira yung isang fuse mo. Kala ko yung fuse dito. Pero hindi pala rito mga dre. Dun pala sa ano, sa main breaker niya. Dito yun eh. Okay, naka-off. Buksan natin. Tapos, tinesting niya yung tatlong fuse mga dre. Ang may problema nga, yung ano, yung nasa gitna. Yan. Yan daw may problema. So, magkasukat ba? Magkasukat, lagay natin. Okay. Tingnan naman natin ngayon doon kung gumagana na yung heater natin. Natin. Okay, hindi ko maano to eh. Yun, gumagana na mga dre. Ang galing ng electrician, di ba? Alam niya yung ginagawa niya. Wala akong hagdan. Kaya adjust ko yung ano, thermostat eh. Okay na yan mga tre. Nakita niyo yung mga bata kanina mga tre. Ano yun? Garder yun mga tre. Kumbaga may oras na ano eh. Gumagala sila. May oras ng pagtulog. Pag doon nyo dinala yung mga anak nyo para paalagaan pag magtatrabaho kayong mag-asawa. Yan, kumbaga may mga activities sila para sa mga anak nyo. Naghahanap ako ng masarap-sarap na juice. Guava mango. Ano yun? 428. Mas mura yung Del Monte mga tre. Mas malaki tsaka mas mura. So, madaming klaseng juice mga dre. Pero ito na lang. Pineapple orange. Magkano yan? 428. Okay. Andito tayo sa ano mga dre, no? Sa Walmart. Kaya lang, laging ano rito eh. Laging empty yung mga shelves eh. Wala yata silang nagre-refill eh. Kulang sa tao. Apply na kayo dito mga tre. Pumili na rin pala ako ng tinapay mga tre. Kasi naubos na yung pandesal namin sa freezer eh. Nung dating ako rito mga tre no. Ang style kasi ni Mrs. noon sa pagluluto. Magluluto siya sa umaga hanggang hapon na yun. Ganun yung sinasabi niya sa akin. Bago pala ako makarating dito, yun na yung kwento niya sa akin. No, no. Parang yung ulam mo sa umaga hanggang gabi na yun. Kung may matira hanggang kinabukasan, kakainin mo pa yun. Kaya madami siya kung magluto.
eh, kumbaga nasanay sa Pilipinas, nasanay kami sa Pilipinas, mga Andre, no? Na kumbaga magluluto ka sa tanghali, magluluto ka sa hapon, yung ganun. Tsaka isa pa, malapit nga pala yung case sa amin. Kaya sabi ko kay Mrs. dati na, pambihira, hindi ka ako pwede yung ganun. Anong klaseng ano yan? Anong klaseng pagkain yan? Ganun ang kantsaw ko, mga Andre, no? Ako dapat magluluto ka ako. Ito yung kain, luto. Ganun, tanghalian, hapunan, luto. Pagkatapos, di dumating kami rito, mga Andre, no? Ganun ang ginagawa ni Mrs. nung una. Pagkatapos, bibili siya ng pandesal, no? Ilalagay sa rep. Ako, anong klase? Pambihira ka ako. Saan ka nakakita ng pandesal, eh? Nilalagay sa rep. Tasty, nilalagay sa rep. Sa freezer pala, sa freezer, no? Ako, anong klase yan? Pambihira, di, wala na kwenta yan. Pagkakainin mo na. Kasi nga, mga Dre, no? Kung bumili kami ng pandesal, no? Tasty, minsan tatlong balot. Tapos yung pandesal, dalawang balot na ganito karami. Dahil nagkakaubusan ng masarap na pandesal, mga Dre, yung galing sa Valerios, galing sa Mississauga. Kaya kung bumili kami, tatlo, apat na balot, ganyan. Tapos ipipreser mo lahat. Pagkaubos ng isa, tsaka mo lang ilalabas yung isa. Pero nung bago ako dito, hindi ka tanggap-tanggap sa akin yung mga Dre, no? Pambera. Kasi nasanay ako ting umaga. Andyan yung bakery. Bibili ka ng pandesal, yung mainit, di ba? Nasanay ako sa Pilipinas na ganun, eh. Pagdating dito, ibang-iba na talaga, mga Dre, no? Talagang yung pandesal mo yung. Kaya ano, mga Dre, no? Bumili kami ng toaster. Doon namin itutos yung tinapay. Tapos, o kaya, yung microwave oven. Yan, mga ganyan, mga Dre, no? Kaya, usong-uso pala yan dito, yung microwave. Kasi init ka lang ng init. Tsaka maraming pagkain sa grocery na ima-microwave mo lang, pwede mo nang kainin. Pati tuyo rito, mga Dre, no? Pati tuyo. Nasa, ano, nasa freezer. Pati sili. Kaya, pag nagpunta ka nga sa grocery, yung mga gulay-gulay, katulad ng saluyot, mga dahon ng sili, nasa ano, nakakumbaga frozen, mga Dre, no? Frozen sila. Pero okay na rin naman, eh, kasi may makakasanayan mo kaysa hindi mo mabili yung dahon-dahon na gusto mo na pansahog, bibili ka na lang ng frozen. Ganun din naman, mga Dre. Okay lang. Pagkatapos, Martes pa lang ngayon, mga Dre, ah. Oo, Martes. Yung pansit nung Sabado, eto yun, mga Dre. Tsaka yung sinabi ko sa inyong parang dinakdakan, yung Chinese sausage, tsaka yung tokwa, nadurog na masyado, eh, kasi tira-tira na lang yan, mga Dre. Dinaong ko na. Pambihira. Yan ang tanghalian ko, mga Dre. Kaya dito, tanggalan selan mo sa pagkain dito. Hindi, mga Dre, no? Kasi kung ikaw ganun ka rin, no? Kung sanay ka magluto, tuwing kakain, di ba? Tanghalian, hapunan. Pag nandito ka na, kumbaga, inconvenient na masyado, mga Dre, no? Especially kung dalawa kayong mag-asawa magtatrabaho. Kasi sa Pilipinas nga, nasanay ka na yung asawa mo nasa bahay lang, di ba? Eh, pagdating dito, hindi po ubra yung gano'n na isa lang yung nagtatrabaho. Medyo mahirap po. Siguro kung malaki sweldo nyo, pero malamang darating sa point na sasabihin ng asawa nyo na kailangan ko magtrabaho para may pera rin ako. Parang gano'n po, no? Tsaka ano, eh, malaki po yung maitutulong nun sa ano, eh, sa kita ng pamilya, kung magtatrabaho kayong dalawa. Na-miss kong gawin ko, mga Dre, oh. Yung ganito, papalaman mo yung pansit. May nagtatanong, mga Dre, tungkol sa racial discrimination. Ang totoo dito, hindi mo na ano, eh, hindi mo na malaman, mga Dre, oh, kumbaga sino yung sino. Parang ganun, no?
Kasi mga dre, yung sobrang diverse nung ano niya, nung kultura niya, yung andaming immigrant. Hindi mo na alam ngayon kung sino yung Chinese, sa Taiwanese, sa Vietnamese, sino yung Pilipino, sa Colombian, sa mga Mexicano. Yung ganun mga dre, no? Miski yung mga Pranse, yung mga Canadian, napakabihira akong makita. Tapos, si Alex, yung electrician, si Silvio, yung amo niya. Mga puti sila, no? Dati akala ko Canadian sila. Pero, mga Italian pala sila, mga dre, no? Tapos, yun nga, no? Hindi porkit puti, hindi ibig sabihin Canadian na. Kasi, ang dami palang iba't ibang lahi na ano, no? Yung dentista ko, mga dre, no? Galing sa sambang part ng Russia yon. I mean, hindi mo masabi na siguro mga dre, no, yung racial discrimination parang kahit saan eh, di ba? Nangyayari. Pero hindi ganun ka ano? Hindi ganun kalala, hindi siguro mga dre, isolated lang mangyari yung ganun. Pero hindi mo naman masabi kung sino yung nang-discriminate sa'yo. That's the point, no? Siguro maliban na lang. Minsan mga dre, no, karaniwan kong nakikita na mga purong Canadian dito is yung nasa construction. Nagtatrabaho sa construction. Yung mga contractor. Yan, kasi talagang kahit nagkikintuan sila, mga Pranse. Tapos, anong basihan ko para masabing Canadian sila? Puti sila. Tapos, Franse sila ng Franse. Yung ganun. Pero pag may nakikita ako nagpa-Franse na minsan mukhang Asian, mukhang Pilipino. So, ibig sabihin parang naiisip ko na ito, hindi ito purong Canadian, di ba? So, dito parang, paano mo masasabi na nadi-discriminate ka racially? Parang ganun. Ewan ko mga dre, no? Parang dito madidiscriminate ka lang. Ano lang to ha? Ito isolated lang to mga dre ha? Madidiscriminate ka lang rito. Minsan na minsan, kung hindi ka marunong mag-Pranse. Lalo na kung may makikita kang ano, yung may edad ng Canadian, tapos kakausapin ka ng Pranse. Kasi nangyari sa akin yan, no? Kinausap ako ng Pranse. Sinabi ko, hindi ako marunong mag-Pranse. Tapos tinawanan niya ako. Yung tawag nang iinsulto. To think na ang pakay niya sa akin is mamalimos. Alam niyo yung mga dre? Yung ganung ano, yung ganung pagkakataon. Kaya, parang ano mga dre, no? Racial discrimination. Hindi mo masasabing na-discriminate ka dahil sa lahi mo. TikTok? Thank you. Yun mga dre, no? Pagkatapos sa ano pa ba? Dito ang daming ano rito mga dre, no? Mga African, Black African na maraming dumarating rito kasi magagaling sila mag-Pranse mga dre, no? Hindi sila marunong mag-English. Yung lamang talaga lang nila is Pranse. Ano kinalaman mo nung sa discrimination? Hindi dito mga dre, no? Yun nga, no, bihirang-bihira mangyayari sa inyo yan na madiscriminate kayo dahil Pilipino kayo. Actually, believe nga sila sa mga Pilipino kasi nga, mga masisipag, di ba? Kagaya ko. Hindi mga dre, totoo yan, no? Believe sila sa mga Pilipino dahil yung work ethics natin, mga dre. Yung mga nagtatrabaho sa ospital, di ba? Alam nyo naman yan, kahit sa bansa, believe ang ibang lahi sa atin, eh. Nadidiscriminate tayo dahil sa hindi dahil sa bansa, 'di ba? Dahil doon sa mga tao lang na makikitid ang utak, 'di ba? Sila 'yung nang-discriminate, hindi 'yung bansa. Para mga Pilipino rin 'yan, mga dre, no, na mapanglait, 'di ba? Yung mga ganun, mapanglait sa mga kapwa, 'di ba? Kumbaga, wala sa ano eh, wala sa lugar, wala sa bansa, kundi nandoon sa ano, nasa tao. Kaya huwag ka matakot, sir, no? Yung tatanong po tungkol sa racial
tungkol sa racial discrimination. Kasi ano yan, bihirang-bihira na mangyari. Di ba? Apat na taon na ako rito, mga Dre. The worst na nangyari sa akin dito is yun nga, no, tinawanan ako dahil hindi ako marunong mag-Pranse. Tapos sabi, maraming homeless. May nagsabi rin, maraming homeless sa Canada. Totoo po yan, no? Yung iba, biktima ng pagkakataon, di ba? Yung iba naman, dahil na rin siguro sa maling choices na nagawa nila, o dahil na rin sa kanila mismo, di ba? Sila rin yung may gawa. Hindi naman, kumbaga ano, no? Yun nga, mga Dre, no? Kahit saang bansa ka magpunta, palagay ko hindi mawawala yung homelessness, di ba? Laging nandyan yan, kasi minsan na sa tao naman talaga, di ba? Wala naman sa bansa eh, wala naman sa lugar, kundi yung choice ng tao kung paano mangyayari sa kanya. Yung ganun, mga Dre, di ba? Kagustuhan niya man o hindi niya kagustuhan, nagiging resulta yung homelessness ng mga choices niya, di ba? Masakit sa kamay, mga Dre. Actually, papunta ako sa kabilang building, mga Dre, sa dulo. Bumili lang ako ng ulam, tsaka ng tasty. Uwi ko lang to, tapos titingnan ko kung may papalahin ako ron. Lamig. My friend, there's a storm again, ha? Huh? Storm is coming again. Storm. Winter storm is coming. Wait. We don't have to start the